Mga banateras, mga kabiyaya, ito pag-usapan nun natin itong mainit na mainit din po na usapin ngayon, no? Na di umano, eto, yan. O, Sen De La Rosa, itinuro ni Espenido na nag-utos umanong ipapatay ang mga sangkot sa illegal na droga. Masakit lang ko ito isipin, alam nyo. Napaulit-ulit ko na rin ito sinabi. Na bakit nung panahon or nung administrasyong Duterte, lahat ng pinupulbos ay mga sangkot sa droga. Na napaka-okay nun para sa akin. Bakit lahat ng mga involved sa mga drugs noon, panahon ni Tatay Digong, ayun ang pinagtutuunan ng pansin ng Administrasyong Duterte para mawala ito sa ating bansa, sa ating Pilipinas. Pero bakit ngayon, ng Administrasyong Marcos na ay pinagtutuunan nilang pansin na ipagtanggol at bigyan ng hustisya ang mga namatay ng dahil sa droga? Nakakatawa lang at nakakalungkot lang isipin na pagkatapos linisin ng mga Duterte, isa na dyan at katulong dyan si Senator Bato de la Rosa, pagkatapos nilang linisin ang kahayupan na ginagawa ng mga drug lord at mga halangang bituka ng mga nagbebenta ng droga dito sa Pilipinas, ay yun naman ang ginagawang kabaliktaran ng Administrasyong Marcos ngayon. Nasa dinami-daming problema ng Pilipinas na dapat aksyonan at pagtunan ng pansin, ay wala na hong ginagawa ang administrasyon, kundi tumutok lamang nasirain at wasakin ng mga Duterte. So ito po, panoorin po natin ang balita ng Front Pilipinas. Diretsahang pinangalanan sa pagdinig ng kamera si dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa na siya raw nag-utos na iligpit ang dalawang alkalde na sangkot sa droga noong kasagsagan ng Duterte drug war. Tuturin daw ang reward system na pinopondohan ng POGO. Nasa frontline ang balitang yan si Marian Enriquez. Please proceed with whatever you want. Sa ikatlong araw ng pagdinig ng House Squad Committee kanina, idiniin ng dating hepe ng Albera Police sa Leyte na si Lieutenant Colonel Jovi Espenido na si dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa ang nag-utos umano na ipatumba ang ilang personalidad na sangkot sa ilegal na droga. Gaya ni dating Albera Leyte Mayor Rolando Espinosa na nahuli at napatay sa kulungan noong 2016. Ayon kay Espenido, mismong si Bato ang nag-appoint sa kanya bilang hepe ng Albera Police. Dami nang bumabaliktad ng mga police ngayon, no? Gago! Ang dami nang mga nagbabalintungan. Pa-play. Tinawagan pa raw siya noon ng senador para bigyan ng marching order. Ang instruction lang, natulungan mo ako, Juby, at saka si President Duterte, about this war against illegal drugs. Dapat mawala na yung mga drugs sa Albuena. Tulungan. Ibig sabihin, hulihin. Wala siyang sinabi na ipatayin mo. Gago! Ngayon, kung halimbawa pinatay ni Espinido yung mga yan, ay labas na ho dyan si Senator Bato de la Rosa at si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na ho nila yung kasalanan. Pera. Pag sabi na mawala, kasali na yung mamatay. Mamatay? That is very... Pag sinabing mawala ang droga, kasama na daw yung pagpatay dun. Obvious for us, an officer, so, your honor. Sinabi po sa inyo na mawala, ibig sabihin, mamatay tao po. So, by all means, your honor. By all means. Matapos daw malambat ang sindikato ng mga Espinosa sa Albuera, ikinagulat ni Espenido nang patawan siya ng isang buwang suspensyon at akusahang tumatanggap daw ng pera galing sa illegal drug trade na isama pa raw siya sa drug list. Pero binigyan pa rin siya ng bagong assignment at inilipat bilang bagong hepe ng Ozamiz City Police noong August 2016. Tiyempo ang paglipat sa kanya dahil inanunsyo rin noon ni Duterte na nasa drug list si Ozamiz City Mayor Parohinog na kalaunay napatay din sa raid nila Espenido. Ang Chief PNP, siya kasi, Your Honor, Mr. Chair, it's very obvious na siya lahat, galing sa kanya lahat ang instruction. Yun ang statement mo di ba? From my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country. Who is the leader of the PNP? Which you consider as the crime group, hindi ba yung Chief PNP? Yes, and therefore, sir. He's the Lord. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Tama.
Yes, Your Honor, Mr. Chair. Would that be a correct conclusion of mine? I am with you, Mr. Chair. Aside from PNP Chief Bato, may ibang tao po ba na nag-order sa inyo na i-dismantle yung drug group in Ozami City? Meron po bang local officials or other personalities involved? Or was it only Chief PNP Bato and the former president? It was only Chief PNP Bato. Bukod kina Espinosa at Parohino, ipinagtataka naman daw noon ni Espinido kung bakit hindi pinagalaw sa kanila ang dating alkalde ng Clarín, Misamis Occidental na si David Navarro na napatay naman noong 2019. Nung nangyayari, Your Honor, na si Mayor Navarro is included in watch list, sa drug watch list ni PRRD, tumawag sa akin personally si Chief PNP Bato de la Rosa at saka si Senator Bongo mismo na nag-declared kay Mayor Navarro. Ang sabi nila, huwag mo nang galawin si Mayor Navarro kasi declared yan. Wala na yun. Kinumpirma rin ni Espinido ang umunay quota at reward system noong war on drugs. Alam ng mga polis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin may reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yon ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yon o wala, may ginawa na totoo. Ha, may kasalanan wala, kaya nga nasa drug list eh. Kaya nga nasa watch list eh. Kasi nga may kasalanan yon. Paano mo sasabihin na may kasalanan o wala? Katarantaduhan. Tsaka ito ha, kung halimbawa man talaga na mayroong ganun, na may bayad or may reward. Alam nyo, hindi ako magsisinungaling, pabor ako na mawala yan, mga yan. Kasi ang ganda naman ng kinainat na ng Pilipinas eh, nung naubos yung mga yan. Yung mga napakulong yung mga yan. Diba? Although, nandun na nga tayo sa sinasabi na kaparehas natin silang mga Pilipino. Pero ang tanong kasi dito, ang pinaka-question ho dito is maraming sinisirang buhay at pamilya yung mga yan. Kaya karapat dapat lang kung mawala dito yan sa Pilipinas, sa bansa natin. Ngayon, bakit tinutuligsa or bakit idinidiin at tinutumbok yung mga taong naglinis ng maruming mga tao dito sa Pilipinas, 'di ba? Dapat nga pag-usapan dito yung mga ano eh, yung about sa mga lumalaganap. Ito may kwento ko lang sa inyo. Pumunta kami ng Liwasan Bonifacio ni Banat Bay. So nakasakay ako sa sasakyan ni Banat Bay. Yung mga pinsa ko napahinto lang. Pumunta kasi sila doon, gusto nilang pumunta, samahan ako. Yung pinsan ko huminto lang sa hindi ko sasabing lugar, basta malapit lang dyan sa papuntang Paliwasan Bonifacio. Alam nyo kung anong ginawa? May nagtitinda po daw ng mga parang mga CD, mga parang mga paninda na yung mga nakasabit lang sa sinasabit-sabit lang sa maliit na chicken wire, no? At bigla daw silang tinanong kung kukuha ba kayo. Pero yun nga, sa gilid ng kalsada, may nag-aalok ng droga. Sa panahon natin ngayon, na samantalang nung panahon ni PRRD, wala. Wala yung mga yan. Tapos ngayon, kine-question nyo kung sino yung tao, kung sino yung mga tao na naglinis ng mga basurang mga tao dito sa Pilipinas na sumisira ng kapwa nila Pilipino. Anak ng teteng. Toong nabaybas o wala. Yun ang pag-intindi ko sa dalawang klase ng reward at saka quota. Pagsisiwalat pa ni Espinido, hindi lang Small Town Lottery o STL ang pumupondo sa mga rewards sa drug war,
kundi pati mula sa Pogo. Humiling ng executive session si Police Lieutenant Colonel Jovi Espenido para maisiwalat ang mga nalalamang maselang impormasyon tungkol sa drug war, pero ipagpapatuloy ito sa ibang araw. Sa Senado naman, inamin ni Senador De La Rosa na inutusan niya nga si Espenido noon na i-neutralize ang mga sangkot sa illegal na droga. Inutusan pero hindi niya sinabing ipapatay. hindi niya sinabing patayin. Diba? Pero itinanggi niya na utos ito para patayin ang mga sangkot sa droga. Ano? Kaya nasayin dyan, sabahuin mo yung droga. Wala mo ko sinabi, nasayin kita dyan para patayin mo lahat ng mga dyan. Lahat ng mga pausyan dyan. Nagbabalita. Ito yung interview kay Senator Bato de la Rosa. Itinanggi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na inutusan niya si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido na patayin lahat ng gumagamit at nagbebenta ng illegal na droga. Ayon kay Senador Bato, kailangan talagang i-neutralize ang problema sa droga dahil trabaho niya ito bilang Chief PNP noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nararapat din na niyang gawin ni Espinido lahat ng legal na pamamaraan para mahinto ang drug problem sa kaniyang lugar. Gawin mo lahat ng legal na pamaraan pag mahinto yung problema sa droga sa lugar mo. Kaya kainasayin dyan, tabahoy mo yung droga. Wala mo ko sinabi, nasayin kita dyan para patayin mo lahat ng mga adik dyan, lahat ng pungsan dyan. Sa madaling salita, kasalanan po nito ni Espinido. Gago! Dahil ang utos sa kanya is idaan sa legal at i-neutralize ang ano dyan sa droga dahil dyan kayo na-sign. Etong si Espinido, ang ginawa niya, pinagpapatay niya. Gago! Dahil may reward daw, may ganito, may ganyan. Ikaw ba naman si Raulong tao ka, inutusan ka, halimbawa, punta ka dito sa ganito, lahat ng tahi dyan kainin mo. Gagawin mo yon? Gago! Eh wala namang inuutos sa'yo eh. Ano yun? Parang napaka ano mo naman nata, napaka advance mo naman nata mag-isip na linisin mo. Pag sinabing linisin mo, patay mo na agad. Gago! Wala mo kong sinabi ka. Diba? Yun lang. Abang mo ka yan, check your police. Linisin mo yung kapaligiran mo. Magkabaho ka para mawala ang hindi mo sa oh, ito pa, marami pa dito. Marami yan dito, ha? Don't worry, I can management. Oh, asan yan? Asan yan? Asan yan? Oh, wala na, wala tuloy. Oh, ito ata, oh. Oh, masama ang loob. Oh, nag-usap kami ni si PNP, Bato de la Rosa, nung sinabi ko kanina na that's the time, first time na ako napaluha, na kaharap ko siya. Oh! Na sinabihan ko, bakit sir, sinali niyo ako, sir? Anong kasalanan ko? Na isali niyo ako doon sa drugs. Na nagtrabaho lang ako ng totoo. Bakit hindi lang kayo magsabi na hindi nyo ipahuli si Espinosa? So, narinig ko sa kanya, Your Honors, pagsabi ko na, Sir, tao mo naman ako. Ako ang chief of police, kinuha mo na maging hippie ng Albuera. Your Honors, very disappointed for me, disappointment in my career, nasabihan ka ng chief PNP mo na hindi kita tao, Job. Ang tao ko si Albert Pero. Sinong pakinggan ko? Samantala, Your Honors, kilala ko ang mga polis. Ang daming polis din na faction na magsasabi sa akin na, Job, mag-resign ka. Huwag kang magsyado, magkumpiyansa kasi kalaban mo polis lang. Kitang-kita, Your Honors, na si Kirwin Espinosa hindi binigay sa akin. So, sa kanila yon si Kirwin Espinosa. Halatang halata na ang leader ng Paruhinog Group, si Nuba Princess Paruhinog, at saka si Ardot Paruhinog, na leader ng Bank Robbery Highway. Disclaimer po ha, yung mga nababanggit ho dito mga pangalan at mga apelido, ito po yung mga bigating drug lord sa kasaysayan ng Pilipinas. Tapos ito po yung pinagtatanggol ng House hearing. Ito po yung pinagtatanggol ng mga anti-Duterte. Ang lupit, di ba? Gago! Kira-biri, may mga kaso sa
sa Usamis, hindi ibinigay sa akin, sana masulbad na yung problema, pero ang ginawa, hindi. Bakit, Your Honor? Yung nga, tinignan ko, sino ang kakampi ko? Anong gusto nila? Ma-eradicate talagang, kaya ako, Your Honor Sotelio, hindi ko gusto i-minimize ang drugs. Eradicate talaga, and it can make us a chief of police for the previous assignment, Gandara, 1 month, 2 months ako, Your Honor Sotelio, nag-declare ang non-government organization na illegal free. Illegal free, hindi lang drug free. Illegal logging, illegal fishing, sinali ko na yung mga bawsi. Colonel Espinido, pakibasa nyo nga ho yung second sentence ninyo. Nandito pa si Ate. I believe Chief De La Rosa was involved in the dismissal of the cases that I built up against Kirwin Espinosa, including the burying of the cases that I was building against his police protectors or cuddlers who have been receiving money from him. Colonel, medyo mabigat din itong statement na ito. Bakit buong paniwala nyo na ito nga ho yung ginawa ni Chief De La Rosa at the time? Your Honors, Mrs. Chair, ang police, pag ikaw mapailan ng complaint sa RIAS, the RIAS will conduct an investigation, yes, recommending the penalty of that said police officer to the regional director. If the police involved make an appeal, it will go to NAB National, then the chief PNP will now decide if go or no go ang penalty na dismissal from the service sa mga na-involved na police. No. Sila lang ang may authority, yung RD at saka chief PNP, na mag-decide na Your Honors, ito siya, i-dismiss to. Ito, hindi. May kasalanan ka o wala, Your Honors? Paano may kasalanan? Paulit-ulit ko ng pinaka nakakatangang ano rito. May kasalanan ka o wala? Eh, paano nga maano dyan eh kung may... Visit? Colonel Espinido, punta ho tayo sa page 6. Doon sa affidavit ninyo. And please go to number 34. Pakibasa niyo lang po yung first sentence na sasalaysay ninyo. From my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country, Your Honors. Is that true? Yes, Your Honors. Mabigat, Colonel, itong salaysay na ito, ha? I will not ask you the names now, pero sa executive session na rin. Please reply, General Karamat. Mr. Chairman, I totally disagree with the statement of Lieutenant Colonel Espinido that the PNP organization is the biggest syndicate. So ibig sabihin ngayon, ang pinaka-biggest in syndicate ay PNP din. So kung halimbawa totoo man itong sinasabi ni Espinido, ibig sabihin, hindi nagkakalayo to sa nangyayari ngayon. Gago! Diba? Oh. In our country, we could not have the kind of peace and order situation we are experiencing right now in our country if not for those dedicated policemen maintaining the peace and order in our country, sir. The PNP itself is maganda na yung police natin, yung institusyon ng PNP. But the member of the PNP, I was once a member na biktima ng ganun na pangyayari. And I can makasabi ako sa inyo kasi ako ang biktima sa drug war ng former President Rodrigo Duterte. And even I've heard from the mouth of former president, galit siya na nangyari na ako ang pinagbintangan. So, magsabi ba ako na wala sa PNP ang organized crime groups? The PNP itself, again, is the institution is very effective and maganda yung Pilipinas na may PNP. Pero yung member ng PNP, yun lang ang problema, Your Honors. Thank you. May nagsabi kasi, no, si Laskan. Kaya kung pangina ito pa.
Gago! Wala ko, tapos na tayo, Franz eh. Bigla ka suming, andito ka rin pala. Gago! Hindi talaga na, sipag din talaga. Hindi, in fairness ha, pag-usapang Duterte, huwag sipag-sipag ni Franz Castro, lagi-lagi siyang ano, no, lagi siyang present. Gago! In fairness, Franz Castro ha, napakasipag mo talaga kapag Duterte na ang usapan, no? Antindi rin ni Franz Castro, no? Lipad talaga. Arturo Las Cañas, that Duterte is the lord of all... Hirap talaga pagtatakbo ka ng Senado, no? Pagtatakbo ka ng Senadora, no? Kailangan kahit na hindi mo alam yung pinag-uusapan, epal ka lang ng epal. Drug lords in the southern Philippines. Naniniwala ba kayo dyan? Hindi, Your Honors, but I would like to tell you, Your Honors, na hindi naman sila parang magkasalungat, Your Honors. Ako ay sinali sa drugs ni CPNP. Yung mga CPNP na nag-follow kay Senator De La Rosa. Pero si President Digong, from his mouth, na-cleared ako. Hindi siya nag-confirm na ako kasali. In that moment, Your Honor, na tinanong siya ng media, na-cleared ako. Kaya sa akin naman, in fairness, Your Honor, no? Sorry. Parang pagbigyan din natin ng credit yung presidente na sa ginawa. But sa paligid niya, yun ang mga number one na naggawa na hindi alam ng presidente. Sorry talaga, Your Honor, kung yun lang ang sa pagtingin ko ba. Colonel Espinido. Tungtuwa nun si Franz Castro. Huwag ka na mag-sorry. Gago! Colonel Espinido, huwag ka na mag-sorry. Gustong-gusto ni Franz Castro yun. Gago! Kung alam mo lang. Doon sa affidavit mo, tatlong bagay lang ang importante doon. Yung assignment mo sa... Ito, dating Duterte din to. Siya na rin sa bumaliktad. Albuera. Yung assignment mo sa Ozamis at saka assignment mo sa Bacolod. Yes. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Now, pwede ko bang malaman kung ano po ang motibo ninyo kung bakit gumawa po kayo ng affidavit ninyo? First, Your Honor, Mr. Chair. Yung mga tanungan, halatangan na napakadali din sagutin, no? Gago! The documentation that I want to share this sa quad committee na ma-penalize talaga through sa documentation itong affidavit na to na mabigay ko sa inyo na totoo ang mga sinabi ko rito, Your Honor, Mr. Chair. Sa paggawa mo ng iyong affidavit, wala po kayong galit kahit na kanino man? Wala, Your Honor, Mr. Chair. Yes. Now, nasaan ang pamilya mo? Walang galit pero naiyak ka dun sa sinabi mo kanina na bakit dinawit yung pangalan mo. Ibig sabihin galit ka. Sa Isabel Leyte, Your Honor. Isabel Leyte, okay. Your Honor. Sa tingin mo, dapat Lieutenant Colonel lang ang rangko mo bago ka mag-retire? Your Honor, Mr. Chair, I am contented for what I have since I am poor one. Kasi yun lang hinihingi ko sa Panginoon na Lord, mapulis lang ako. For that... Grabe, parang Black Rider to ni Abalos, ha? Promotion, Your Honor, kasi nag-spot promotion na ako, pero ganun lang siguro, Your Honor. Kalokohan yun. Lahat ng mga pulis, inaasam-asam na tumaas yung rangko nila. Tapos ikaw, ganyan sasabihin mo, par. Gago! Parang kalokohan naman to, Senator Bato. Sa tingin mo, Senator Bato, sino ano na naman kayang pakuluto? Di ba ito naman eh, lahat ng mga ganitong mga sistema na mga, excuse me, na mga aligasyon mapatungkol sa mga Duterte, iisa lang ang angarin dito. Paulit-ulit ko siya sabi na gusto lang nilang wasakin ng mga Duterte, gusto lang nilang sirain ng mga Duterte. Yun at yun lamang, wala nang iba. Yun lang ang gusto nila. Ganun din syempre, alam naman din naman natin na lahat ng mga kadikit or dumidikit or alam naman nila ng mga kapartido ng mga Duterte ay nais din nilang sirain. Katulad lang ni Senator Bongo. Yan, alam naman natin na isa yan sa pinakamalaking na itutulong dito na senador sa Pilipinas. Ang dami nga dyan senator.
Yung iba nga senador dyan, nasa movie. Diba? Walang ginagawa, walang naipapatupad na batas, wala namang naitutulong sa bansa natin. Pero si Senator Bongo, sinisiraan. Ito di Senator Bato de la Rosa, katod dito, pilit na idinadawit dito sa drug nito, kesyo siya daw ang pinuno. Ito ganyan ng mga pagpatay ng war on drug noon, nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. At ngayon, si Attorney Harry Roque din, di ba? Halos lahat, SMNI. Inaharas ang SMNI ngayon ni Pastor Apollo Quibuloy. Alam naman natin na si Pastor Apollo C. Quibuloy ay isa sa mga malapit na kaibigan ni Pangulong Rodrigo Duterte at isa sa mga nagbabalita ng katotohanan sa larangan ng mainstream media. Dahil ang mainstream media natin ngayon ay isa ng bulag, isa ng bingi at isa ng napakalaking sinungaling. Hindi naman po nila lahat, pero yung iba dyan ay napakasisinungaling na ng mga mainstream media ngayon dito sa Pilipinas. Kaya pinag-iinitan si ang SMNI, kayo JC at si Pastor Apollo Quibuloy. So wala nang bago ho dito, paulit-ulit na ho natin. Kaya lang din naman namin ito kinukontra at sinusupalpal para ipaunawa sa inyo kung anong tama't mali sa mga ginagawang ito. Ulitin ko, no, mapatungkol sa droga, sa mga namatay sa droga, para sa akin, wala hong kasalanan doon ng mga Duterte. Wala silang kasalanan. May kasalanan doon yung mga namatay. Alam niyo bakit? Alam naman nila na ipinagbabawal yan dito sa Pilipinas yung droga na yan. Bakit mo kailangan pasukin at bakit kailangan mong gawin yan? Na alam mo namang maigpit na ipinagbabawal. Ngayon, kung ano man yung ibigay sa'yo, nakapalit ng tadhana or ng Panginoon Diyos, buhay mo man o hindi, eh, deserve mo yan at dapat hindi mo yung pagsisihan. So yan, hanggang dito na lang yung video natin. Anong may kukomento nyo rito, mga kabanateros, mga ka-LDS, sa napag-usapan natin dito mapatungkol kay Pangulong Rodrigo Duterte, kay Senator Bato de la Rosa sa pagdawit sa kanila na di umano sila ay mga pinuno ng mga pagpatay nung panahon ng Duterte administration sa war on drug ni Pangulong Rodrigo Duterte. Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palaging. God bless and peace and bye-bye. Boses ng ordinaryo Pilipino, Banateros ay walang makakaaman. Walang inuuruman, Banateros ay tinutulungan.